Yo mga boss, syempre kailangan na natin bumiyahe no, kasi tapos na ang Christmas at New Year, so marami-raming gastusan ang nangyari, kailangan na uli natin kumita ng pera. At eto, nag-aayos na ako ng aking gagamitin sa aking pagbiyahe, punas-punas lang ng motor at aayos ko tong bag ko kasi magalaw yan eh, baka kasi Mimi makakarga tayo ng mabigat ay tumaob no, madisgrasya pa tayo. So double check lang natin yan. At chinek ko na rin, may gas na rin naman ako bago ko siya itali ng mahigpit para pagka biyahe ko hindi na ako mag-iitindi magpagas at hindi ko na yan tatanggalin. At syempre mga tol, suot na natin tong napaka-pogi nating helmet no, kasi dito lang tayo pumopogi. Yan, sasakay na tayo. Kunwari, sasakay pero kukunin naman yung camera. Lakas toyo, diba mga tol? Ito mga tol, ready na tayo magtrabaho, no? Ni-start ko na yung motor. Then, alis na tayo dito sa ating paradahan. At syempre, himas-himas muna dito kay Papa G. Para pag-ingatan tayo sa ating buong araw na biyahe. At sakto, andito na si Kuya Rider ng Shopee. Tinanong ko kung nandiyan na ba yung parcel ko at yun, dumating na nga. So mimaya pakikita ko sa inyo kung ano nga ba yung parcel na dumating sa akin. Oh. So yan mga tol, babayaran ko na yan. 88 pesos lang to. Ang dami kong naging order nitong December kasi ang daming sale sa Shopee at Lazada. So nag-order na talaga ako na nag-order na kakailanganin ko sa motor. At yun, nakuha ko na nga. Lalagay ko na sa aking bag. At tara na mga tol, pumunta na tayo sa mga tambayan ng mga Lalamove Rider. Yo mga tol, andito na tayo sa tambayan ng mga Lalamove. So ito, binubuksan ko na yung parcel. At dumating pala dito ay yung test light na in-order ko sa Shopee. So kailangan ko to mga tol. Kung katulad nyo rin ako na nangihinayang kapag nagpapagawa sa shop, kung kaya naman natin gawin. So tayo na ang gumawa no mga tol. So yung test light na yan mga tol, para yan sa pag-wiring ng motor natin kung meron tayong idadagdag na mga ilaw or charger, ganyan. So kaya-kaya na natin yan, napaka-basic lang yan. So yan, tinitignan ko kung all goods ba yung item or defective ba. So all goods naman yan mga tol. Yan mga tol, habang nilalagay ko na sa lagayan, meron nang pumasok sa ating booking, no? Meron na tayong pipick upin. Medyo traffic pala ngayon, no? Bumper to bumper ang traffic. So pagka ganyan mga tol, talagang gusto ko mabilis akong makakarating sa pick up ko, no? Pero pagka ganyan, sobrang traffic, walang magagawa mga tol kundi maghintay talaga kung saan pwedeng sumingit. Yan mga tol, sa sobrang inip ko, nag-teleport na lang kami ng motor ko, no? Dahil napakatagal ng biyahe papunta dito sa pick up dito sa Mercury Drag. So dito mga tol, i-cut na natin tong video kasi medyo nakakahilo. Bawal kasi ang naka-helmet dito sa loob, di ba mga tol? Yan mga tol, palabas na tayo ng mall at hahatid na natin tong order ng ating customer. So chinek ko yung camera ko kung bukas ba at ayun, si Chip. Sabi ko, Chip, saan ba dito yung CR? Natatai ako. Yun, nanghingi ng ID si Chip sa akin, no? Kasi hindi naman daw ako papapasukon sa CR pag wala akong ID'ng dala. At sabi niya, tanggalin ko daw yung helmet ko kasi tatae lang naman daw ako, bakit daw ako naka-helmet pa. So tinanggal ko na naman at nakakahilo na naman tong video na to mga tol. Kakaawa na tong helmet ko. At yan mga tol, andito na tayo sa bahay ng first customer natin. At nag-doorbell na nga ako mga tol kasi walang tao sa labas. At medyo umaambon din. Ayan, pineflex ko lang yung order ng customer mga tol. At sinilip ko ulit. Ko tao po. At nag-doorbell na nga ulit ako ng isa pa mga tol para sigurado. Yan mga tol no, parang walang planong lumabas sila sir no, sila ma'am. Kaya paulit-ulit lang ako ng doorbell yan hanggang sa wakas wala pa rin. Ano ba naman sir, yung order nyo nandito na. At yon mga tol, sa wakas, wala pa rin. At dito nakita ko si sir lumabas na. Sabi ko, sir, yung order nyo po. Sir, sana sa susunod, tagalan nyo pa po, no? Pero biro lang mga tol kasi mahal na mahal natin yung mga customer natin na yan.
Sige boss, thank you. Ang lakas mo, Chip, kasi CR ko lang. Alokoy mo na naman ako ng pagkain. Pero saludo sa mga gwardiyang mababait, mga tol, lalo na si Kuya. Siyempre sa ibang mga subdivision, mga tol, hindi mawawala yung mga balasubas, no? Real talk lang, pero marami kong na-encounter na ganyan. Naalala ko nga dati, pumasok ako ng subdivision dito sa Kalamba. Hinabol ako ng gwardiya, galit na galit. Hindi ko alam kung bakit, mga tol. Yung pala, hindi ako nakapagbayad ng passway. Kaya sabi ko sa kanya, sorry, Chip. Puro ka kasi ML dyan sa pwesto mo eh. Pero yon mga tol, mag-iintay uli tayo ng panibagong booking natin dyan at tatambay tayo sa mga sulok-sulok, no? Para mag-intay ng papasok or makukuha nating booking ngayong araw. Siyempre, medyo makulimlim dyan kaya hindi tayo kukuha ng malayo. Yung sapat lang, no? Yeah, mga tol, andito tayo sa tabi-tabi at nag-iintay ng booking. Medyo masakit na ang tumbong ko dyan, mga tol, kasi wala talagang makuha. Pero maya-maya, mga tol, ay makakakuha na rin ako ng second booking natin dyan. Kasalukuyan ko nang binabaybay, mga tol, ang bahay ng second booking natin. At medyo uminit na naman, mga tol. All goods yan, no? Kasi mahirap pag naulan, gawa ng camera natin, baka mabasa, masisira. Andito na rin pala ako sa street ng customer, mga tol. At lumampas ako dyan pala ang bahay nila. Hindi ko kasi napansin yung customer na tumatawag na pala sa akin. Hanggang sa nakita ko tong Lalamove Rider na to, pinoproblema din niya kung nasan yung customer niya. At ako andito dire-diretso pa kahit lampas na ako ng bahay. Ano ka ba naman, Motoben? Napansin ko si ate kumakaway. Sabi niya, kuya dito, lampas ka na. Sabi ko, pasensya na po. Andiyan na po ako. Ayun, si Pops, hindi pa rin nakikita yung customer niya. Sabi ko, ma'am, ano po bang papadala nyo? Yo, mga tol, nagtanong si Pops kung saan daan ang pauwi. Sabi ko, daan, diretso ko lang. Hindi daw niya makita yung customer, kaya uuwi na lang siya. At ayan, CPU pala yung dadalahin natin, mga tol. Yan, buti kasya sa bag natin, no? At medyo dahan-dahan lang tayo dyan kasi baka maselan yung dadalahin natin, baka masira pa natin. Kaya mga tol, susuklian natin si ma'am kasi meron pa siyang sukle. Sabi ko, ma'am, tip na lang yon. Sabi, hindi kuya, pambili ko pa yung yelo. Dito mga tol, on the way na ako para sa ating second customer para madala na natin kagad sa kanya. Let's go! Yan mga tol, binaba ko na yung CPU para mas mabilis makuha ni sir. Sabi ko, kuya, yan na po yung delivery nyo. Marami pong salamat sa laging pag-book sa Lalamove. Este Lalamove pala. Thank you po. Dito mga bossing, medyo maganda ang pasok ng booking sa akin, no? Sunod-sunod. Hanggang sa pumasok na tong sapatos ni Snow White. Ay, ni Cinderella pala. Ay, hindi. Paso pala laman ito mga tol. Dadalahin dun sa customer natin. Dito mga tol, nakipag-checkahan pa si ma'am. Sabi niya, kuya, pakibigay po ng mabilis kay Cinderella kasi may Christmas party sila. Sabi ko, sige ma'am, makarating po. Speaking of Christmas party mga tol, andito ako sa second pickup natin para i-pick up yung pangalawa nating item na kukunin. Ito siya mga tol. Tadang! Yan mga tol, bake shop yan. So, hindi ko nalang sasabihin kung saan. Pero may YouTube channel ako mga tol, baka naman isang subscribe lang dyan. Ayan ang pipikapin ko mga tol, para siyang pagkain. Pagkain talaga yan mga tol. Ayan mga tol, napakasarap niyan. Yan mga tol, minamanicure na ni ate, no? Para mas masarap pagdala sa customer. Para bumalik daw ang kanilang mga customer sa kanilang service. Tinanong ko si ate kung magkano yung isang kahon. Ang sabi niya, 2K. Pero ang sabi ko, mas masarap pa rin ang pandesal sa lahat. Ayan mga tol, dala ko na yung box kanina tsaka yung tinapay. Dadalahin na natin ang sabayan sa ating customer. Yo mga tol, kung napapanood nyo si Papa Bear sa kanya mga vlog, mapapansin nyo na dumaan siya dito, yan, sa plaza ng Kalamba. Dito mga tol, ay medyo natawa ako, no, kasi hinanap ko nang hinanap kay kuyang guard yung lot and block ng bahay ng customer, ngunit hindi ko makita or hindi niya makita sa mapa. Ayun pala, ay mali yung subdivision na napuntahan natin. Kaya naman ang sabi na lang ni kuyang guard ay pa-Gcash na lang at ako'y magtatalpak. Sabi ko, sige, suportahan kita dyan.
Anak ka ng kambing, dito pala tayo pupunta mga tol. Napakalayo pa dun sa pinuntahan natin kanina. Pero okay lang yan, at least nandito na tayo. So pumirma lang ako dyan para sa safety ng subdivision. So nandito na rin tayo sa bahay ng customer. Yan, maya maya mga tol, nandito na tayo sa bahay ng customer natin. At bibigay na natin yung tinapay at saka yung box na dala natin. Tinawag ko na si ma'am, sabi ko, ma'am, delivery po. At agad naman sumugot si ma'am. Ayan mga tol, kukunin na natin yung dala nating box at saka yung tinapay. So may baon din pala akong kapote dyan mga tol, no? In case na umulan, ready to fight tayo. Hindi tayo pasilong-silong para hindi mabasa. So ayan, inabot ko na kay ma'am at saka yan. Inabot na rin ni ma'am yung bayad sa atin. At ayun, silid na sa kahadiero. At i-drop na natin to mga tol para tapos na tong booking na to. Yo mga tol, andito na tayo palabas ng subdivision. At hindi ko alam kung kukuha pa ba ako ng booking or hindi na. Depende naman siguro, no, kung meron pang lalabas dito. Syempre kukunin natin yan. Pero kung wala, edi siguro hindi na muna. At pauwi na tayo siguro nyan at magkita-kita na lang tayo sa susunod na vlog. Ya mga tol, dito na ako dumaan sa shortcut na malayo. Kaya baybayin na natin to. Enjoyin natin tong bawat gantong delivery mga tol. Napakasarap ng ganitong trabaho. Dahil hawak natin ang oras natin, pero hindi natin hawak ang buhay kung maaksidente man tayo sa kalsada. Kaya sa mga delivery rider natin dyan mga boss, ingatan nyo ang inyong mga sarili sa bawat biyahe natin. Dahil napakaganda talaga ng tanawin dito mga tol. Ayan o, napakasolid. So bypass pala tong dinaanan natin, no? Tong pinasok natin para mas mabilis lang. Ito yung shortcut na malayo kung tawagin. So yeah mga boss, kita-kita tayo sa next vlog at huwag nyo kalimutan mag-follow at mag-subscribe sa ating YouTube channel. At ito mga tol, bago ko putulin tong video, mag-iiwan ako ng isang kasabihan. Ang customer na matagal lumabas, malamang wala pang bra. Peace!